Nakakainis. Ilang taon na ako nagsiservisyo sa Diego. Ngayon nilapat sa isang bayan. Napakawalang asan ng mga indyo. Padre, isang itsurin po ba ang may-ari ng bahay na ito? Wala akong pakialam. Napakatamad ng mga indyo. Di marunong mga umpisal. Maaaring masaktan niya ang kapaktan. Matagal na pinagpalagay ni Tiago na hindi siya isang indyo. Padre, napakasakit na naman magsalita. Parang hindi niyo kaibigan si Kapitan Tiago. Tumigil ka. Kala mo kung sino nagmamaramaw, umalis ka sa aking paningin. Andito na pala si Jesus, tumoy para. Grabe sa inyo. Maganda nga ako. Ah, maganda na siya. Ito pala, matalahin ka natin, ama. Ako ba'y nagkakamali? Hindi ka nagkakamali. Ako nga ang kura ng bayan ng San Diego. Ngunit kailanman ay hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Maligaya ang pagbabalik, Don Crisostomo Ibarra! Salamat. Aray, wala ka bang mata? Mayroon po, senyora. Ngunit ako po ay nagmamasid sa inyong kulot na buhok. Pagdala mo po, Dad! Ay, bilang nga katanda, ikaw dapat ang maupo dito. Sige, ikaw na maupo dyan. Sige, dahil pinag-uutos niya ako maupo dito. Wala akong pinag-uutos. Señor Ibarra, ikaw na ang maupo dito. Salamat. Ibahay na ang tinola. Senyor Ibarra! Senyor Ibarra! Kapatid Ibarra! Mag-ingat kayo, senyor. Maging babala sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Meron ba akong malaman? Wala ba kayong alam? Ang inyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Bilangguan? Nagkakamali yata ako, tinyente. Hindi ako maaaring magkamali, senyor. Ang iyong ama na si Rafael Ibarra ay namatay sa loob ng bilangguan pagkatapos siyang paratangan ni Padre Damaso ng ereje at filibustero. Hindi po po. Para sa bala, lapis at papel. Ha? Ano sabi mo? Wala. Ha? Saan mo siya? Oh. Bakit? Eh, pagbibita nga lagi ng ama. Bilang ere at pirbos. Oo, Ibarra! Oh, wala klara. Sasta mo? Oo, pa rin. Sigurado ako, may bubabae ka na nakilala sa bus stop ng Tana. Ikaw pa talaga nang dito na kayo mo. Naalala ko ba nung naglalaga pa? Nung na sekretaryo ako, sabi na lang ko na mag pero hindi, hindi ko nakalakas sa stop. Naalala ko ba? Naalala ko ba ito? Oo nga pala. Tapos na sa bus ko magwas. Ito, mga bulaklak. Ialay mo sa lupingan ng mga magulang mo. Ibarra, magkita tayo sa ilang araw ha. Inaasahan ko yan. Ano mo ba kung saan nalagay ang labi na ating mama? Opo, senyor. Binigyan pa po nga namin ng pusat bulaklak. Ah, ganun po ba? Alam niyo po ba kung nasaan yung labi doon sa hukay na yun? Bayo po, ako po ang nag-hukay po sa labi niyan. Bakit ito walang laman at hindi na hukay? Hindi ko po alam. Bakit? Ay, bugi na nga yun. Lotus na po ko ng ano? Matabang kura! Pinagagalak kitang makilala, senyor. Di ba ang kura? Di mo ba narinig yung sinabi niya? Matabang kura! Mukha ba ako mataba? Dito po itinapon ng inyong mama. Kami ni Tiente Guevara ay dito dinala ng tagapaglibing.
ang aking ama ay tumutulong sa mga batang mahirap dati. At ngayon, ayun, nagsisikap sila mag-aral. Anong ibig mong sabihin? Punit-punit ang kanilang damit, kaya nahihiya silang pumasok sa paaralan. Ilan na lang ba ang mga mag-aral na pumapasok? Mahigit 200 ang nakalista sa paaralan. Kaso, 25 ang pumapasok sa eskwela. Huwag mo sanang sipin, ngunit ako'y isisa lamang. Nais kong ipagpatuloy ang kagawian ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Wala akong binabalak na ipagiganti ang kanyang kinamatay. Kaya nais kong malaman ang problema sa pagtuturo. Gusto niyo pong malaman ang sulitan sa pagtuturo? Oh. Una po, wala pong pang-akit sa mga bata. Pangalawa, kung meron man po, madadaig pa rin ito ng... At ang pangatlo, ang mga babasahin daw ay sulat sa Kastila. Ah, ikaw may alam ng inyong suliranin. Kaya ikaw ang gawa na sagot sa inyong problema. Okay, mauna na. Lagay pa ako sa sadyado. Ingat po kayo. Tapos ka ng abogasya sa Universidad na Central. Sa asawa naman, imumungkahi kita kay Kapitan Tiago. Hindi pa naman ako nagmamadali sa asawa. O sige, tara na. Maria Clara! Maria Clara! Maria Clara, hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay, Maria Clara. Alam po ba ninyo kung nasaan yung tabi dito? Oh, ah, wala ko ba? Uy, abot seryoso na! Abot seryoso! Uy, tinamay kalapate, kulay blue. Para sa bala, bilang pa, be.